Ako po si Agnes, 30 years old. Tatlo po ang aking anak. Ito po ang panganay, pangalawa, at ito po ang aking bunso. Ilan taong ka na, kuya? 10. Anong pangalan mo? Aldrich. Aldrich? Ikaw? 7. Ha? 7. 7 years old ka na? Anong pangalan mo? Norby Kate. Ha? Norby Kate. Norby Kate? Norby Kate. Wow. Eh, ilang taon na yan natin? 1 po. 1 taon. 1 taon. So, asan naman po si, ano, si Mister? Wala po siya. Nagtanim po ng palay. Nagtanim ng palay. Hanggang ano oras po siya doon? Mga hanggang alas 3 po. Ngayon po, wala po akong trabaho. Yung asawa ko po, extra-extra lang sa bukid. Wala na po siyang sahod kasi nakuha na po niya. Wala po kaming pangbili ng ulam. Yung mga anak ko, nag-ulam na lang ng asukal kasi wala po kaming pangbili. Eto, si Sir, oh. Kamusta? ano ka pa? Sa kagaling? Sa bukit, sir. Nagtanim ng palay. Ay, ano yung dala mo? Maister, pang kwan. Kain ng manok yung iba kung pwede pa. Pwedeng ilaga pang kain. Ay, pati nga ako. Ay, yung mais, ano? Mais. Yan, kamusta naman ang ano? Kamusta ang bukid? Mahirap, sir. Ha? Kanina ka pa kaming alauna ng madaling araw. Ay. Hanggang ngayon, maghapon pa, hanggang pang alas 5. Hindi pa nga tapos, pero umuwi lang ako kaya.
Ate, itong gripo nyo is panglahatan to? Opo. Tapos may inom, dito na rin kayo kumukuha. Anong ulam natin? Wala. Wala pa lang ulam. Tao. Ang pangmadaling araw nagtatanim ng palay. Ibig sabihin, alauna ka ng madaling araw umalis? Opo, sir. Kanina alauna ng madaling araw hanggang ngayon lang, dire-diretso nagtatanim. Merienda lang, pag nagpamerienda yung mga nagpapatanim. Ganun. Kahinga konti. Sige na naman. Pero libre kain naman kayo doon? Kung minsan po. Nagpapakain naman, pero kung yung iba, merienda lang. Talagang gutom na gutom kayo kung merienda lang. Ito lang, hinang-hinang katawan talaga sir. Pagka, pan? Kapi lang, pagkalabas. Nang madaling araw. Kapi ng madaling araw, tapos pag umaga, merienda. Merienda, tinapay, tsaka kung anong soft drinks. Tapos ngayon, alas 3 na, wala pang kain. May nagpakan, kwan din. Yung iba, nagpapakain. Yung iba, merienda lang. Tinitinis na lang hanggang matapos yung kontrata na, ano, dalawat kalahati, ganun. Dalawat kalahati, ikari araw-araw. So, magkano naman ng porsyento mo dun? Sa maghapon, sa dalawang hektarya kasi, sir, 20 kami na magkakasama. 500 din. 500 lang isang tao? Oo. Mm. Magdamag yon maghapon. Ah? So, ilang oras yung tatrabaho yun, ano? Alauna hanggang alas 5 ng pan. Depende, hapon? Depende kung maaga matapos. Parang 12 oras? Oo, sir. Pud-pud na lang, sir. Wala na. Pud-pud na mga kuko. Bakit? Anong ginagawa niyo dun? Yung pagkakaanan, tanim sir. Napupud-pud sa lupa. Lalo na pagka matigas yung lupa. Mm-mm. Talagang gutom na gutom ka sir ah. Nangihina na. Wala namang makain pagka ano, sa magaling araw. Walang ulam. May kanin, walang ulam. Islam. Ano yun, pagkatapos ng ano nyo sir, taniman nyo, ibibigay agad yung ano, bayad o antayin nyo pa? Nakuha na sir, matagal na. Ay, ano nyo na? Tinatrabaho na lang namin. Naibali nyo na? Bali na. Yung kung mag, ano, yung mga hindi pa nakapagbayad, parang sideline na. May pang merienda, ganun. May tag 100, 50, pang isang mga bata, bibili ng tinapay, pang panila. Ah, kumbaga nagka-sideline na lang kayo? Oo, sir. Kung may oras pa, kung kaya pa ng katawan. Sa kalahating hektarya, magkano lang kami? Sa 50 lang kami. 20 kami magkakasama. Grabe yan, ang hirap. Hirap pa, sir. Lalo sa madaling araw, daming lamok sa bukid. Kinakain niyo ba yan, Aldrich? Okay.
Pati nga ako dito. Ah, ito. Mais. Kahit lang, sir. Kahit lang ng kahit talaga. Talagang sacrifice mo lang, sir. Para lang mapag-aral sa mo. Second crop nga, sir. Main crop ngayon. Second crop, nakakuha na kami ng bigas. Sa susunod na cropping na naman. So, bali nakuha nyo na naman? Oo, sir. Nakakuha na kami. Tapos ngayon, wala na? Wala na. Sir, wala na naman, ha? Trabaho na lang. Wala nang kuwan. Bihira na lang yung magpapasite lang. Kung wala pang mahanap na magtatanim, ganun. Kaya, ganun ang naanok sa mga ano eh, sa mga nagsasakay. Kumbaga, hindi pa sila nagkatrabaho. Nakukuha na nila yung bayad, ano? Yung bayad, sir. Tapos, pagdating ng taniman, wala na silang sasweldo eh. Wala na. Trabaho na lang. Tapos puro utang na daw sila. Ganun talaga yung nangyayari, ano? Kung may kwan yung magpapatanim, kukuha na naman para sa third crop na naman kung may third crop pa. Ganun. Kahit bumabagyo, sir, talagang labas ka kahit parang ayaw ng katawan. E pa paano pag hindi mo napasukan yan? Babayad ka, sir. Babayad. Babalik mo yung kwan. Yung nakuha mo. Ito matanong ko lang, ha. Magkano yung total na nakukuha ng isang tao sa isang hektarya, yung nababali nyo? 4,000, sir. Ikaw lang yun? Oo, sir. Ako lang. Ilang buwan mong tatrabawin yun? Dalawang, hindi. Baka isa't kalahati, ganun. Ah. Ganun pala, so 4,000, nababali nyo na. 4,000 peso sa loob ng isa't kalahating buwan? Oo, sir. Kasi nagsimula pa kami, June 12 pa. Hanggang ngayon, may hanggang August 10 pa kami. Eh, paano ang pamilya mo kung halimbawa wala kang taniman? Sasaydan na lang, sir, construction, pagka may kukuha. Magdadamo, ibibinda sa mga may mga alagang baka, pagkain ng baka. Yun na lang, sir, ang hanap buhay. Sir, ano nga palang pangalan mo? Norman po. Norman, okay. Ilan taong ko na ulit? 31. Sir, matanong ko lang, bakit yan o, hindi mo subukan mag ibang bansa, magtrabaho sa ano? Kahit gusto ko man, sir, walang pera eh. Walang panggastos. Kung yung gagastusin ko, panggastos ko na lang sa mga anak ko. Ikaw naman natin. Gusto, mas gugustuhin mo bang mag-abroad kaysa manitili dito sa Pilipinas? Napapaisip na mga ako sa sir. Kasi sa hirap ng buhay, parang gusto ko lang mag-abroad para sa kinabukasan ng mga anak ko. Para may pang-aral sila. Para makatapos sa pag-aaral. Ito, may tanong ako sa inyo. Kung papipiliin kayo, ibang bansa o Pilipinas? Ibang bansa na lang, sir, para doon makahanap ng pera para sa mga anak. Kasi dito, sir, pag wala kang pinag-aralan, wala nang hindi ka makakahanap ng trabaho. Doon, kahit DH lang ang na-applyan, makakatrabaho ko na, sir, para pangtustos sa mga anak. Sa kinabukasan nila, kanilang pag-aaral. So mas gugustuhin mong mga ibang bansa kaysa manatili dito sa Pilipinas? Okay. Kasi dito, high school graduate, hindi tinatanggap sa mga ano-ano, sa mga kumpanya. Ito po yung bahay namin, sir. Si
Sige, pasok ako ha. Oh, nag-aano na si ano? Si Ading. Nagbabalat ng mais. Masarap ba yan? Ayan oh. Si ano? Ano uli pangalan mo? Norby Kate. Norby Kate. Halika, sama mo nga sa kwarto mo. Ano yung kwarto mo yan? Ha? Kwarto nyo. Sino natutulog dito? Sino natutulog dito, ate? Sila po. Sino? Sila, tatlo po sila. Ay, magkakapatid. Dito. Halika, turo mo nga. Paano kayo natutulog dyan? Pag ganun. Ha? Tapos, meron kayong isang Dora box. Tapos, electric pan. Electric pan na walang takip. Sige, pasok tayo dyan sa ano. Ayan. Sama mo ako. Kung may ano kayo, TV. Meron po, pero hindi na po gumagana. Ah, wala na. Na po kasi. Mm. Sila una pa to, ano? Okay. Halika, turo mo nga ako dito. Eh, dito sa kabilang kwarto, sino natutulog dito? Kami po. Mag-asawa? Opo. Mm. Ano yung lalatag niya? Sige, paking ano nga to? Kutsyon? Gutay-gutay na po. Wala na, gutay-gutay na. Ay, ano na, hiwalay-hiwalay na. Hiwalay-hiwalay na. Hiwalay-hiwalay, hiwalay-hiwalay. Kailangan ng palitan. Pwede nyo palitan? Wala pang palit. Walang pang palit? Opo. Tapos ito, sinauna ano ito eh, aparador. Ano yung nangalita? Ang mga damit. Oh, may bill ng ano, ng kuryente dito. Pwede po makita to? Opo. Ano kayong bill ng kuryente? Magkano binabayaran nyo? Nako. Abayad ka na ba? Hindi pa po. Wala pa? Hindi pa po. Paano yan? Hindi mapuputulang kayo ng kuryente? Mapuputulang sir, pag wala pang bayad. Dalawang buwan. Magdadalawang buwan na pag nag-reading sila sir. Ah, magdadalawang buwan? Opo. Ano bing ano nyo dito? Ito? Opo. Itong electric pan. Tapos isang ilaw. Dalawang buwan ngayon dito, pinuputol na. So 300, ano yun? 300 plus. Tapos dalawang buwan. May panibagong bill na naman na darating. Pag hindi pa kayo nakabayad nun, puputuli na. Puputuli na talaga. Walang takip-takip-usap. Ah, dito ate, ayun. Turo mo ako dito sa ano. Kusina. Ito yung kusina. Okay. Ito ay nagluluto. Kahoy. Kahoy lang. Kadalasan talaga sa probinsya, kahoy. Daming langaw dito sa inyo, ah. Puro langaw, ano? Sa tingin mo, bakit puro langaw dito sa inyo? Malapit kasi sa mga poultry. Ah, kaya maraming ano, langaw. Yun, ah. Tubig, wala namang yung problema, ano? Kasi doon kayong kumukuha sa ano, sa poso. Opo. Eh, paano yung ano nyo? CR?
Nakiki-CR lang, sir. Wala kang CR? Wala po kami sarili. CR. Saan? Sa ano? Sa kapitbahay? Opo. Kuti pinapayagan kayo? Opo. Saan banda? Diyan po kaila... Saan bahay? Sa... Turo mo nga lang sa akin yung bahay. Diyan. Ay, papasok ka pa sa bahay nila? Opo. Itong bahay na to? Opo. Ah, kailangan mo pong pumasok sa bahay nila? Parang... Buti mga bait naman, ano? Opo. Mm-hmm. Tapos dito, ano itong labas na to? Meron nakita ko dito eh, no? Ano yan? Ano yan? Lawa? Opo. Opo. Ha? Sapa? Opo. So, ang dami yung ano, dami mga kubo-kubo dito ng bahay, ano? Opo. Ito, isa. Meron pa ako nakita doon. Ayun. Dalawa. Na, para kayo nasa gitna ng bukid, ano? Opo. Na palibutan. Pa. Palibutan. San layo nyo rin sa ano? Sa bayan. Opo. So, sir, madam, ito, mayroon kaming kunting regalo para sa inyo. Okay. Ayan, so ito po yun, chef. Ay, salamat, salamat po. Salamat po. Marami. Dami, ano? Halika, para makita niyo, ha? Lamabas kayo. Yes, ayan, ano? Halika, halika, halika. Yun! Wow! Ayan, ano? Yes. Oh. Nakikita niyo ba yan? Ayan, no? Ang dami niya, no? Oo, oh, di ba? Oh. Gusto niyo bang makita kung anong laman na yan? Mama! Oh, ma! Sige, oh, sige, pasok na natin. Pasok niyo na sa loob. Halika na. Pasok natin sa loob. Halika, 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 halika. Pasok natin. Okay, sige, ito na. Sir, tsaka natin, no? Saan ko paano naman makatulong sa inyo. Dahil talagang napakahirap ng ano, trabaho ni sir, ano, hirap ng buhay niyo. Eto, meron kaming daladalang regalo na makakatulong sa inyo kahit pa paano sa pang-araw-araw niyo, ha? Eto, unahin na muna natin sa plastic, ano? Meron ang mga biniling mga pang-personal hygiene. Tsaka ito, kailangan to kasi mahirap madengge, ano? Puso ang dengue, ayan, no? Meron kaming mga biniling mga pang-personal hygiene. Siyempre, din may mga shampoo. Ayan, tapos mga popcorn. Mga sabon panlaba para kahit paano hindi ka na bumili. Shampoo pa. Sabon pa. Ayan. Ito pa ulit, sabon. At siyempre, ayan, panghugas ng pinggan, ha? Para hindi ka na bumili. Okay, tapos ito. Open na rin ito. Okay naman na ito. Balita ko matalino ka daw. May mga medal ka daw. Mga medal ma, wala na. Ano siya? May medal siya. Wow. Wow, talino pala. Ayan, mag-aral ka ng mabuti ha. Ayan. 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 Okay. Ano ba naman ito? Ayan na. Wow! Uy, tuwan-tuwa sila, oo. Oh, oh. Meron kami mga biniling mga biskit. Yan. Mga tinapay. Oh. Oh. Ito pa, mga tinapay. Yan, oh. Ito pa, ito pa. Oh. Oh. Tapos, syempre, may mga ano dito, may mga noodles. Baka yung iba nasa kabila. Ayan. Ah, at syempre, ito pa. Open natin to. Wow! Ito naman. Ano kaya ito? Naku! Ayan o. Oh. Wow! Siyempre may mga dilata dito. Napaghalo-halo na lang bagay siguro. Pinapagpunan natin dito.
ay mga ano yan, CBO. Sa syempre, kape. Sir, sa umaga. Sa umaga. Sa kape. At ito pa. Oh. Naku, choco-choco to. Sino siya choco-choco? Hati kayo, siya rin kumuha. Oh. Tapos muna natin itong mga dilata. Ayan, may mga dilata dito ha. Ayan ha. Ayan. Ito pa, may mantika. Ayan, mantika. May mga suka para kahit paano hindi ka na bumili. Ayan. Apa. Ito pa, may mga dilata ha. Tuna. Sarap yan. Ito. At siyempre, ito yung sinasabi ko na. Nandito yung mga noodles. So, ito pa. Oh, mga noodles. At siyempre, sino mahilig sa pancit canton? Ayun, oh. Oh, yung pancit canton, oh. Dami, oh. Ubusin mo yan, ha? Ah, ito pa. Meron pa, oh. Siyempre, siya, no? Meron din. Yan, oh. Oh, ito pa. May noodles. Yan. At meron pa isang box. Nakuha dito. Oh. Ah, bigat na ito. Di ba pwede na ako? Nakuha, yan, oh. Bigat. At siyempre, meron pa isang box. Andi ko pala yung isang kahong dilata. Wow! Ayun ha, may mga dilata pa dito ha. Andito, punong-puno pala ito. Ang dami, iba't ibang klase ito ha. May mga corned beef, meatloaf, tuna. Di ba? Anong paborito mo? Han? Meatloaf! Ayun, ang dami-adami yan. No? Tapos ito, may mga ano. CDO corned beef. Ayan o. No? Homestyle. Ayan. Sige, ano. Natin po kami ha. Ay, napakadami ano. Isang kawang dilata ha. At syempre, ate, kuya, para hindi na kayo mahirapan kahit paano sa pang-araw-araw nyo na bibili pa kayo ng bigas. Eto na, apatas ako ng bigas na. Salamat po ng marami. Yan. Napakalaking tulong yan para sa inyo ha. Dahil alam ko ito, yung pinakailangan talaga ng ano, pamilya. Kasi, pang-araw-araw ano. Saka ito, itong mga ano, binigay namin sa inyo. At ito nga pala ay galing kala ano kay Sir Mark tsaka sa ating contributors. Ayan, ito, nanonood sila. Anong gusto yung sabihin? Ikaw, ate. Maraming salamat po Sir Mark sa tulong na binigyan niyo po sa amin. Malaking tulong po sa amin. Maraming salamat po. Ikaw, Sir. Anong gusto mong sabihin? Maraming salamat po, Sir. Sa lahat ng tulong. Saka sa mga tulong na ito, mga ilang buwan ko ng pagtatrabahuan niya. Tapos, di ba nakabali ka na ng ano? Ng second crop. So, ito na. Kahit pa paano, hindi ka na mahihirapan, ano? Dahil yung nabali mo second crop, nagastos niya na. At ngayon, ang mangyayari is mangungutang kayo. So, ito na. Hindi na kayo makapangutang dahil meron na kayong stock, di ba? Kahit pa paano, meron na kayong bigas at mga groceries. Ha? Maraming salamat po talaga sa tulong. Well, nagaling yan kay Comrade Bart at sa ating mga. Okay, congratulations. Worth 10,000 of groceries. Okay, mauna na kami. Okay, sige. Congrats. Ha? Sir. Sige. Ano? Papait ha? Aday, sir. Okay, wala na. Busy na si ating. Oh. Sige. Okay. Thank you so much sa ating mga contributors at kay Comrade Mark sa patuloy pa rin na pagpatuloy nitong programa. Thank you. Mabuhay po kayong lahat. Wow, ang dami oh. Quality rice. Okay. Thank you po. Maraming salamat po. Welcome. Sige, paano sir? Mauna na kami ha. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng Welcome. Makakarating sa kanila yan. Sige. Pasok ID man din. Tumpol mo nga ID. May sarang din. Mark said, quote, I bet you have no clue of how dangerous to become a journalist in the Philippines. For your information,
the Philippines is the fifth deadliest and most dangerous country for journalists. I personally know this because I came from a family of journalists and writers. My mother was a writer and novelist in the 1980s. My father used to work for Manila Bulletin in the 1990s. My younger brother is a photojournalist. I myself took mass communication arts, major in broadcasting and films in the late 1990s. In the older uploaded films on this channel, I showed many photos that my brother took that went front page. A big number of journalists are being persecuted every year in the Philippines for reporting the truth. It takes steel of courage for someone to report the ugly truths that happen within the Philippine society, believe me, yes indeed. Unquote. Human rights groups say the arrest of Amanda Ekenes is a way for the current administration to silence women activists. The 32-year-old Amanda Ekenes is a peasant organizer and daughter of the recently slain activist Randall Ekenes. She was arrested in Cagayan by elements of the 77th Infantry Battalion of the Philippine Army, the Philippine National Police, and the Criminal Investigation and Detection Group. She is currently detained in Camp Aduro in Tugaguerreo with her one-month-old baby for alleged illegal possession of firearms and explosives, the usual charge against activists. Her arrest comes in the middle of an intensifying government campaign against activists and the sustained red-tagging of progressive groups, even from President Rodrigo himself. Amanda Ekenes graduated from the University of the Philippines. The current president of the Philippines just recently red-tagged the whole university. The president said that they do nothing in the University of the Philippines but to recruit communists. Amanda's classmate said in a statement, "She has dedicated her life in service of the Filipino people with her meaningful work for assisting oppressed groups. We cannot stand idly by as Amanda falls victim to the persistent, unjust suppression and abuse of this government towards voices of legitimate dissent." Thank you.
Mark said that he has all the rights to report, to express his opinion and expression, according to the 1987 Constitution Bill of Rights.